Darako na po tayo sa ikatlong hakbang tungo sa kapanganakang muli. Ito po ay tungkol sa bautismo. Ang bautismo ay larawan ng pagpapaligo sa sanggol na kung saan ay nililinis ito bago damitan. Marahil ito ang pinaka-kontrobersya sa lahat ng aking ituturo tungkol dito sapagkat nakita ko po na sa ating kapanahunan ay iba ang tinuturo ng marami pagdating sa bautismo. Ako po ay galing sa bagay na yan. Napakatagal ko po na ang pananaw ko sa bautismo ay puro simbolo. Yan po ang akala ko. Subalit, nang tingnan ko ang banal na kasulatan, nakita ko na malaki po ang kaibahan ng itinuturo ng marami kaysa sa nasa Biblia. Anuman po, kailangan nating manangan sa salita ng Diyos, kung hindi ay maliligaw po tayo. Katulad ng lagi kong sinasabi, napakarami pong instrumento ang diablo sa mundong ito na kung hindi po tayo magiging maingat, ay ililigaw po tayo. Upang tayo maging maingat, manatili tayo kung ano sinasabi ng Biblia, maging controversial man ito, ang mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagbabautismo ay nagpasimula sa pamamagitan ni Juan Bautista. Ito po ay kakaiba sa kinagisnan ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, lahat ng paglilinis ay kailangan gawin sa templo. Ngunit nang lumabas ang unang propeta sa bagong tipan, ay bigla na lamang siyang nagbabautismo sa Ilog Jordan. Pagkatapos niyang mangaral ng mabuting balita sa mga Hudyo, siya ay pupunta sa Jordan at ang lahat nang sumasampalataya sa kanyang sinasabi ay nagpupunta sa kanya upang magpabautismo. Saan nga ba galing ang pagbabautismo ni Juan Bautista? Meron pong sinabi sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 32-33, bilang kanyang patutuon. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Holy Spirit come down and remaining is the one who will baptize with the Holy Spirit. Ito po ay galing po sa Ama. At sinabihan si Juan Bautista na magbautismo. At doon niya makikilala kung sino yung Mesiyas na siyang magbabautismo ng Banal na Espiritu. So malinaw po na ang bautismo ni Juan Bautista ay galing sa Diyos. Nais kong ipabatid sa inyo na sa lumang tipan ay ang dami po ang mga ginagawa sa mga saserdote kapag sila po ay oordinahan. Sasabihin ko po ito sapagkat may larawan po rito ang ating kapanganakan muli. Sapagkat hindi na tayo kailangang ordinahan upang tayo maging saserdote. Alam natin na sinasabi na aklat ng Biblia na tayo ay mga saserdote ng Diyos. Lahat ng mananampalataya, bata, babae, lalaki, matanda, lahat po ng mananampalataya ay saserdote ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sila po yung tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. At lahat po, wala pong kinikilala ito, kundi lahat ng tunay na nabunagin. So, sa lumang tipan, bago maglingkod ang mga saserdote, inoordinahan po sila. So, ang dami pong ginagawa sa kanila. At nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng Exodus 29:1-9. This is what you are to do to consecrate them, so they may serve me as a priest. Take a young bull and two rams without defect, and from the finest wheat flour, make round loaves without yeast, thick loaves without yeast, and with olive oil mixed, and thin loaves without yeast, and grass with olive oil. Put them in a basket and present them along with the bull and the two rams. Then bring Aaron and his sons to the entrance of the tent of meeting and wash them with water. Take the garments and dress Aaron with the tunic,
the robe of the ephod, and the ephod itself, and the breastplate. Fasten the ephod on him by its skillful woven waistband. Put the turban on his head, and attach the sacred emblem to the turban. Take the anointing oil, and anoint him by pouring him in his head. Bring his sons, and dress them with tunics, and fasten caps on them. Then tie sashes on Aaron and his son. The priesthood is theirs by lasting ordinance. Then you shall ordain Aaron and his sons. Nakikita natin dito na ang mga saserdote ay meron pong mga ginagawang proseso bago sila maging saserdote. Ang tawag dito sa Old Testament ay ordination of priests. So tayo po, nung na-born again, nakikita ko yung katumbas nito nang tayo ay ma-born again. So napakahalaga po na dumaan tayo doon sa mga proseso. Dito kay sa mga lahi ni Aaron ay merong paghahandog. Of course, wala nang paghahandog sa atin, sapat na ang ginawa ng Panginoon. Merong mga paglilinis, merong mga pagdadami at merong pagbubuhos ng langis. Lahat ng ito ay tila larawan ng ating kapanganakan muli. So doon po sa ating kapanganakan muli, nandun na po ang pag-oordina ng Diyos sa atin. Hindi na tayo kailangan ordinahan sa ngayon. Nakakalungkot lang sapagkat napakaraming ginagawa na naman ng tao na ordination. Pero alam niyo, mga tradisyon po ito na maaaring mali, maaaring namang hindi. Hindi naman ako laban kapag hindi lang salungat sa salita ng Diyos. There are ordinations that are happening today, and I believe that we have been ordained as priests by God Himself when we were born again. So wala man yung mga yan, hindi na natin kailangan yung mga ordinasyon na yan. Pero kung magtatalaga tayo ng mga magagawa, halimbawa, huwag lang natin ipalagay na ito ay nakakahigit katulad ng ginagawa ng marami sa iba. Nakakahigit sa iba sa pag-aakalang yung ordinasyon na yon ay galing sa Diyos. Hindi po yan itinuturo ng Biblia. Well, they can be bishop, they can be of many titles that are putting in their names. Kinakabit nila ito sa pangalan. Pero alam nyo, mas the best yung talagang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sometimes these titles are just emblem of pride. Kapagmamataas lang ang dala nito. And so they become boss. They become, not all of them, of course, pero makita natin ang titulo ay nagbibigay ng kayabangan sa tao. Pagmamakataas, minsan ay nagkukunwari kapag para hindi maharata ang kanyang pagmamataas, pero kalimitan po ay nagbibigay ito ng pagmamalaki sa buhay ng mga tao. Now, we were ordained as a priest when we were born again. So kailangan po yung proseso na yon sapagkat yun po ay larawan ng mga bagay na ginagawa sa mga saserdote. E sa akin po ang nag-ordain ay walang iba kundi ang Father, Son, and the Holy Spirit. Because we know that yung apat na hakbang na yon, believe in the Lord Jesus Christ, repent towards God the Father, receive the Holy Spirit. So meron po silang trabahong tatlo sa ating kapanganakan muli. Anong gusto nyo? Yung ordinasyon ng tao o ordinasyon ng Diyos? Mas gusto ko po yung sa Diyos sapagkat yun ang totoo. Walang problema doon. Yung mga kagigawa ng tao ay malamang may diferensya. Titingnan natin ngayon na kailangan makita natin ang isang katotohanan na ang bautismo ni Juan Bautista ay nagbago sa panahon ng mga apostol. Ano ibig sabihin nito? Nais kong basahin sa inyo ang Gawa 19:1-7. Ganito po ang sabi. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. Ang disciples po, nung una, basta ikaw ay sumampalataya, wala pang mga proseso, hindi katulad sa ating kapanahonan. As long as they believe, they are already called disciples, katulad po dito. And asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, no, we have not even heard that there is the Holy Spirit. So Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism. They replied,
Paul said John's baptism is a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord. Then Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. So meron pong kaibahan ang bautismo ni Juan Bautista at ang bautismo ng mga apostol. Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. Ang bautismo ng mga apostol ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, at ito ay alam natin na may kinalaman sa o kaugnayan sa buhay ng Panginoong Kristo. Now, basta ipinakita ko po sa inyo na meron pong kaibahan, sapagkat ang Panginoon sa panahon na yan ay umakyat na sa langit. He already died, he was buried, he was risen, and then ascended unto heaven. Hindi pa yon sa panahon ni Juan Bautista. In fact, si John the Baptist ay pinugutan ng ulo ni Herodes bago pa mamatay ang Panginoon, kaya ay ipagkanulo ni Herodes. So, nais ko lang makita natin yon na may kaibahan. Ano ba ang bautismo mo? Yun ay isang malaking katanungan para sa iyo. Baka hanggang ngayon, yun pa rin ang bautismo mo kay Juan Bautista. There is a baptism of the apostles na sinasabi ng Book of Acts. Ito ay bautismo sa Panginoon Kristo. Ano ang kahulugan ng so makikita natin ngayon, no? Bagamat ito ay inexplain ko doon sa tunay na kapanganakan muli, yung unang bahagi ng pagiging born again, nais ko muli nabanggitin sapagkat napakahalaga. Ang kahulugan ng tubig at espiritu, pinaliwanag ko po yan. Pagka sinabing espiritu, unless a man is born of water and spirit, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. So makikita natin na meron pong tubig na binabanggit. Ipinaliwanag ko po yan na hindi po yan salita ng Diyos na katulad ng aking kinagisnan at natutunan upang ipagtanggol yung aking doktrina. Dito yung makita natin, simpleng sinabi ng Panginoon, unless a man is born of water, walang paglalarawan, na nangangahulugan na ito ay tubig. Dahil napakahalaga ng bautismo sa tubig. Actually, yan po ay katumbas ng pagtutuli ng mga Hudyo. Pakinggan po ninyo maigi ito. Ang mga Hudyo po ay kailangang maging galing sa lahi ni Abraham, because he was the covenanted man with God. Kailangan maggaling sa lahi ni Abraham. Kung sila ay mga Gentil, sila ay naging katulong ni Abraham, they must have to believe in God, the God of Abraham. And also, kailangan din silang matuli. Tingnan po ninyo yan sa Genesis chapter 17, ang na napakahalaga ng pagtutuli sa mga Hudyo. Pagdating sa Colossians 2:11 hanggang 13, ay makikita nyo na yung pagtutuli na yon, yung tanda ng tipan ng Diyos sa mga Hudyo, sa atin po ay tanda ng ating tipan sa Diyos, sa bagong tipan, ang ating bautismo. Iyan po ang isang kahalagahan yan. Pero napakarami po ang kahalagahan ng bautismo. Hindi po katulad ng sinabi ng isang sikat na mga ngaral na sabi niya, lahat ng bautismo, na lahat ng nasa bautismo ay walang himalang nangyari, kundi ito ay puro symbolical. Kinala po ninyo ito sapagkat ito po ay manunulat at napakaraming tumatangkilik sa kanya. Pero sabi ko nga, hindi tayo sumusunod sa tao, sumusunod tayo sa Diyos, kailangan paniwalaan natin ang Biblia. So, nakita natin na talagang ang tubig ay napakahalaga, ang bautismo ay napakahalaga para sa buhay ng isang sumasampalataya. Sa dahilan na ito ay pinagpapaliban ng matagal ng marami, ay dahil nga nawala yung sinabi na ito ng Panginoon, yung mga ipinapakita tungkol sa bautismo. Malala ko nga at ikwento ko muli na minsan ay turo po ko sa Baras, at marami pong mga pastor doon sa, hindi ko lang kung party po ng Antipolo ang Baras, but I was invited and I speak among leaders, mga pastor po ito. Alam ko na ang grupong ito ay mag-uupos sa aking sasabihin. Pero alam po ninyo, natuwa naman ako sapagkat sa halip na uuwi ako ng tanghalian,
ay ako ay pinag-stay upang kausapin pa sila tungkol sa bagay na ito, katulad po ng itinuturo ko tungkol sa kapanganakang muli. Alam ko po kasi na marami ay gumagawa ng taliwas sa Biblia at hindi naman nila pwedeng salungatin sapagkat lahat ng sinasabi ko ay may talata na prueba na ito ay katotohanan sa banal na kasulatan. So pinanatili nila ako, in fact ako po ay pinabalik pa ulit upang magpaliwanag pa sa kanila mga ilang linggo pagkatapos ng meeting na yan sa kanila, ng pakikipagkita na yan sa kanila. So, now, tingnan niyo po ito. Mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit ko sasabihin ito? Sapagkat inakala ng marami na yung tubig doon sa John chapter 3 verse 5 ay salita ng Diyos. Mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero, hindi po yon ang bautismo, hindi po yon ang tubig na binabanggit doon. Of course, ang salita ng Diyos ay sinisimbolo ng tubig. Ephesians 5:26. Napakahalaga. Dapat yung malaman na ang salita ng Diyos ay merong 16 na simbolo sa banal na kasulatan. Lahat ng yan ay napakahalagang maunawaan. Pero, alam niyo po, kapag ka ito ay ginawa mong tubig, yun ang dahilan kaya marami ay pinawalang halaga ang bautismo dahil inakala nila na yun ay tubig na. Ininterpret yan ng marami na tubig. So, ang bautismo, hindi na nila masyadong concern. Kaya naman kitang-kita sa ating kapanahunan na daming mga leader ng mga iglesia na hindi talaga pinapahalaga ng bautismo. May mga ilan-ilan lang na nakita ang katotohanan ito na napakahalaga ng bautismo, na hindi ka talaga nabuburn again hanggat hindi ka dumaan sa tubig. Malinaw po yan sa sinabi ng Panginoon eh. Hindi natin pwedeng salungatin. Kaya lang yung interpretation ng marami doon ay ginawa ng salita ng Diyos kaya hindi na nagprosige na agad na bautismuhan ang mga mananampalataya. Basahin niyo po ang aklat ng Gawa. Tignan ninyo kung gaano kahalaga ito sa mga apostol. At alam natin ang mga apostol, ang siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon, silang mga unang pinananahanan ng Banal na Espiritu, hindi natin maaaring sabihin na mali sila at kakontra sila ng may tinuro ng Panginoon. Kailangan nating sundin sila. Muli, sasabihin ko sa inyo na lahat ng aking mga tinuturo ay called them the restoration of the apostles' teaching. The restoration of the apostles' teaching. Hindi tayo kailangan maging Calvinist o Arminian. We must have to have the apostles' teaching na alam natin na saglit na nawala ito sa after the apostles. Nag-divert ng marami. At alam natin, baguhan pala ang Kristyanismo ay ang dami ng kamalian, ang dami ng pumapasok na kamalian sa mga iglesia. Ano ngayon ang ginagawa ng Diyos kapag ka ang isang tao ay nagpabautismo? Para ipakita sa inyo na hindi ito pwedeng maligtin at may ginagawa ang Diyos sa panahon ng pagpapabautismo, kailangan natin makita ang mga talatang nagsasabi nito. Of course, ang bautismo ay una hakbang ng pananampalataya pero hindi dapat naihiwalay lang bagay na yan. Kapag ikaw ay sumampalataya, automatic yan na dapat kang magsisi at automatic yan na dapat kang magpabautismo. Tingnan nyo yan sa aklat ng Gawa. Kaya lang nga, dahil iba na yung mabuting balita na napakinggan ng marami, believe in the Lord Jesus Christ, yun lang ang ginagamit, hindi natinignan bakit may mga kakontra sa bagay na yan at pwede namang pag-isahin at makikita nyo, hindi naman pala magkakontra. Halimbawa, sabi ni Paul, nung tanungin siya, what must I do to inherit eternal life? Believe in the Lord Jesus Christ. Yun na lang ang ginamit, susuportahan na yun ng mga talata na merong pananampalataya. Pero ibig ba sabihin noon ay nagkakontra sila ni Pedro, nagsabihin ni Pedro, repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sin and that you may receive the gift of the Holy Spirit. The same Spirit is with them. And that Spirit is the same, is a person of God. And as wise as the Most High God, He has the wisdom of the infinite God, all-knowing God. Hindi mo pwedeng sabihin na magkakontra ang Espiritu na na kay Pedro at na kay Pablo. Ang sabihin natin, magkakontra
ang ating unawa sa salita ng Diyos. And so, you must have to reconcile them. Na kung titignan natin yung jailer sa panahon ni Paul, pagkatapos sumampalataya, sila ay nagpabautismo ng gabing yun at tumanggap ng banal na espiritu. Yung pananampalataya, hindi na sinasabi ang pagsisisi sapagkat malala nyo na sinabi ng jailer na ito, nagpakumbaba siya, he was a man in authority, but he approached, he asked Paul, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Talagang pagpapakumbaba yun. Samantala na ito naman kay Pedro, si Pedro ay nangaral, and they already believed the gospel that Peter preached. And after that, ay nagtanong sila, brothers, what shall we do? At ang sagot ni Pedro, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin and that you may receive the gift of the Holy Spirit. So yung the same apat na hakbang ay makita sa dalawang ito. And many other praises that I presented to you, na makita ang apat na hakbang na ito, kailangan itong kompleto, hindi mo pwedeng patagalin ang pagbabautismo. Balikan po natin, ano nga bang ginagawa ng Diyos kapag ang isang tao ay nabautismuhan? Sabi ng Mark 16:16, mula sa bibig ng Panginoon, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. O kita mo, hindi nakasama ang bautismo, eh natural, hindi nga sumasampalataya eh. Yung na sumampalataya, yun ang nababautismuhan. Ano mangyayari sa kanila? They will be saved. Ano ang ibig sabihin ng salvation dyan? They will be forgiven. They will be justified. They will be cleansed from all the penalties of their sin. Dapat ikintal sa isip niyo yan. Kaya namamali ang unawa sa kaligtasan ay sapagkat hindi nila alam na pareho lang ang salvation sa justification and cleanse and forgiven. Yan ang mga ibang salita na ipinaliwanag ko doon sa salvation. So, may kaugnayan sa Great Commission ng Panginoon. Biruin nyo na kapag ka sila'y sumampalataya, kailangan ng bautismo para sa kanilang kaligtasan. Malala nyo, sinabi ko, sa Great Commission, pareho na sa soul o sa evangelism, Mark 16:16, 15:16, and Matthew 8:28-20, binanggit ng Panginoon ang bautismo. Ang sabi niya sa Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. Baptizing them. He who believes and is baptized. Bakit ngayon ay winalang halaga ng marami ang bautismo, samantalang ang Panginoon, emphasis niya ito. Bakit hindi natin bigyan ng diin kung tayo ay katulad ng Panginoon? Look at this, mga kapatid. Yung katotohanan ito, hindi nyo pwedeng itago. Nandiyan ang Biblia. And let's just try to see all of this. Pangalawa, sabi ni Peter sa Acts 2:38, repent and be baptized. Yan ang sabi ko, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at pagbabautismo. Sa Mark 1:4 ay ganito po ang sabi. John the Baptist preaches baptism of repentance for the forgiveness of your sin. Hindi ko na po titingnan. Pero yun po ang sinasabi doon, na ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi sa bautismo ng pagsisisi sa ikalilinis ng kanilang mga kasalanan. Sa atin kasi, okay naman kapag sa matagal ng Kristiyano, hindi na kailangan magpabautismo. Yan ang paniniwala ko. Pero kung sa mga baguhan, kapag sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan, wala pa silang kaugnayan sa Diyos, mahalaga kasi yung sila ay magpabautismo. Hanggat maaari, kung pwede, ay agaran. Huwag nang patagalin. Dahil ganyan ay pinapakita sa aklat ng banal na kasulatan o ng aklat ng gawa. So kay Pedro ay kailangan mong magpabautismo for the forgiveness of your sins. And that you may receive the gift of the Holy Spirit. Tila yung requirements ito upang ang tao ay makatanggap ng banal espiritu. Of course, paano ka nga naman dadapuan ng banal espiritu? Banal yan kung ikaw hindi naman nalinis sa iyong mga kasalanan.
Napag-iisipan po ba natin yan? Na hindi pwede yan ganon? And baptism is entwined with forgiveness. Now, number three, pangatlong talata na. And now, what are you waiting for? Get up and be baptized and wash your sins away, calling on His name. So ito po ang sinabi ng Panginoon kay Paul. Nung siya, I think it was Ananias, yung propeta na pinadala ng Panginoon sa kanya. Si Ananias, of course, ito ay sugo ng Diyos. At nung si Pablo ay natanggal yung kanyang pagkabulag, ay agad na ni-require sa kanya, get up, wash your sins away. Be baptized and wash your sins away. Hindi sinabi ng Panginoon, you have been forgiven. The Lord knows that you repented sa ilang araw mong pagkabulag, nagsisi ka na. Hindi eh, iba yun. Iba yung kailangan mong magpabautismo at doon nililinis ng Panginoon ang tao sa panahon ng kanyang pagpapabautismo. Ika-apat na talata. He saved us not because of our righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit. Binabanggit yan yung tubig at espiritu na sila ang may kagagawan sa kapanganakang muli ng isang tao. At binabanggit din ang paglilinis. So lahat, it goes together sa sinulat ni Tito na kung ikaw ay born again, kailangan mong magpabautismo at kailangan ikaw ay tapuan ng Banal Espiritu. So hindi binabanggit ang repentance dito. Ang binabanggit ay baptism, water, and the baptism of the Holy Spirit. Of course, hindi ka babagsakan ng Banal Espiritu, hindi ka dadapuan ng Banal Espiritu kung wala kang tunay na pagsisisi. At kung ikaw naman nagsisisi na katulad ng ginagawa ng marami, wala namang pagsunod, agad na pakita ng pananampalataya sa pagpapabautismo, hindi pa rin yan dinadapuan ng Banal Espiritu. Kaya ko po sinasabi ito sapagkat napakarami nga po sa ating kapanahunan na kapag nakitaan nila na ang tao ay tahimik na kapag kasinesiran nila ng salita ng Diyos daw, ay pagkatapos ay sabi, tanggapin mo ang Panginoon. And then ililid nila sa prayer of acceptance ngayon. So ang tao na may susunod, sumunod ka sa panalangin ito. Manamin, tatamarin mo ko sa aking mga kasalanan. Tatamarin mo ko sa aking mga kasalanan. At pagkatapos ng panalangin na yun, sasabihin nung nagpatanggap, brother, born again ka na. Sister, born again ka na. Alam mo, no, ikay nag-pray, ikaw ay tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Ang Holy Spirit ay bumaba na sa iyo. Diba? Yan po ang ating mga kinagisnan. Galing po ako dyan. Alam ko po yan. Kaya ito po ay sinisiwalat ko upang makita natin. Kaya nagkakaroon ng problema, malaking problema, sapagat ito ay mga tinatawag na false convert. O kaya ay abnormal ang kanilang kapanganakang muli. Kaya anong resulta kapag abnormal ang tao? Ba, meron ka abnormalan? Hindi mo makita yung talagang dapat yung sanity ng isang Kristiyano ay makita sa kanila, sabihin, hindi po dahil iba ang nangyari sa kanila. Panglima, Hebrews 10:22. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from all guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Cleanse and wash are twice mentioned here. Kailangan ikaw ay malinis. Ano kaya ang panlilinis nito? Sabi niya, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience. Meron tila larawan ng pagdidilig ng tubig. But anyway, sabi niya, having our bodies washed with pure water. Sabi ko, kung walang paglalarawan ng tubig, siguradong tubig, ito ay ginamit ang pure water. So what water is that? Pure water. Ano ang ibig sabihin nun? Well, malamang ito ay kahit papano, isa sa mga ito ay tumutukoy sa bautismo. So, panglima na yan. Pang-anim, and this water, sa 1 Peter 3:21, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pleasure, a clear conscience towards God
It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Bagamat ito ay may kaugnayan sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinasabi dito, ano po? Na ito po ay may kaugnayan sa kaligtasan. Malala ko nga, pagkatapos ko magturo sa mga pastor, lagi akong tinatanong, ibig mo sabihin, brother, nakakapagligtas ang tubig, bautismo? So, lagi kong sinasagot ng ganito yan. Tanoyin ko po kayo, nakakapagligtas ba ang pananampalataya sa Panginoon? Siyempre, nakakapagligtas ba ang pagsisisi sa mga kasalanan? Siyempre, bahagi yun. Ngayon, sabihin mo sa akin, nakakapagligtas ba ang bautismo? Eh, mag-iisip sila. Pero sasabihin ko ang ganito. Alam niyo, isa lang ang tagapagligtas. Siya ang itinalaga ng Ama, ang kanyang bugtong anak. Sa pananampalataya sa kanya ay kailangan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Pero kalakip po noon, ang tubod natin diyan ay sumampalataya tayo sa kanya at tayo ay magsisisi sa ating kasalanan at tayo magpabautismo. So yan po ay magkakasama, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin bilang tugon ng isang tao. Kaya muli sasabihin ko po sa inyo, pag-aralan po ninyo. Iniugnay po ang kaligtasan sa bautismo. Sabi ng ikapito, for all of you who are baptized into Christ have been clothed yourself with the Lord Jesus Christ. Dahil nga po nalinis tayo, pag bautismo, pag-ahon katulad ng Panginoon ay ibinibigay ng Diyos ang Banal Espiritu sa taong yon na sumasampalataya at tumugon sa panawagan. Makita natin na doon ang katwiran ng Panginoon, ang kalinisan ng Panginoon ay pinagkakaloob sa atin. But that was out during our baptism. Hindi natin maikakaila. Number 8. We were therefore buried with him through baptism into death in order that Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Yung bautismo natin ay of course simbolo ng kamatayan ng Panginoon. Doon ay namatay tayo sa ating lumang pagkatao. Pinatay natin ang ating laman. At dapat maiahon tayo na may isang bagong buhay kay Kristo. So tingnan po ninyo. Hindi ka maaaring mabuhay sa Panginoon na hindi ka namatay kasama niya. Yun po ang katotohanan. And through that baptism, you were therefore buried with him through baptism into death in order that Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kung mali-mali ang bagay nito, mga kapatid, dito nagkakaroon ng problema. Maraming nagpabautismo na hindi naunawaan, hindi nagkaroon ng maayos na seminar sa kanilang mga ginagawa. Bago po nagkaroon ng lockdown, ay ang ating mga kapatiran sa Iglesia ng Santa Rosa ay 56 po ang nagpabautismo dahil naunawaan nila ang katotohanan ito. Ang inyong pong lingkod ay nagkaroon po ng seminar sa kanila ng mga ilang oras at pagkatapos ay sila po ay kusang nagpabautismo. Sinabi ko sa kanila, kung hindi kayo decided, do not go for a baptism. But indeed, 56 of them went for water baptism. Praise the Lord. Sabi ko sa kanila, walang picture-picture, walang post-post ng inyong mga pictures. So, yun po ay ginawa nila. Salamat po sa buhay ng mga taong yun. And I believe, it was a new life for them. Katulad ko po ay ilang beses na nagpabautismo. Nabautismohan ako, of course, yung sinasabi nating binyag. Pagkatapos ay ako ay nabautismohan nung ako ay nasa isang reliyon. Sapagkat pag hindi ka bautismado ay hindi ka kabilang sa kanilang iglesia. At pagkatapos ay nagpabautismo ako dahil nagkaroon ng retreat at tinilit ako ng mga ilang kaibigan para magpabautismo. That was 1985. I was baptized in 1975. Again, baptized in 1975. I was baptized in 1990. Again. Pero yun po ay talagang desisyon ko. Hindi po alam ng pastor na ako ay magpapabautismo. But after all the people went through the baptism,
ako po ay nagkusa. Nagulat po yung pastor. Kasama ka? Opo. Bakit? Di ka pa nababautismohan? Sabi ko, pastor, nababautismohan na po ako. Kaya lang, sabi ko, ito ay desisyon ko sa araw na ito. And parang may nangyari. And after a few days, ay nagkaroon kami ng seminar. And there I was baptized with the Holy Spirit. And the next day, ay nangyari sa akin, yung sabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall be witnesses unto me. The next day after receiving the Holy Spirit, I saw myself preaching in a train station. Doon po sa dito po sa, hindi ko maalala yung lugar. Ano po? Santa Mesa, sorry. Diyan po ako unang nag-preach. But not before I received the Holy Spirit in baptism. So, mula noon ako po ay naging street preacher. Marami na pong ginawa Diyos sa buhay ko as a preacher. Pang-sampu, and so John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Pang-labing-isa, sabi rito, Jesus answered, verily, verily, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Now, pang-labindalawa, but the Pharisees and the expert in the law rejected God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. Anyway, ito'y tungkol na sa bautismo ni Juan Bautista. Pero tingnan niyo itong katotohanan ito, mga kapatid. Saan mo naman ilalagay itong mahigit 10 talata na may kaugnayan ang ginagawa ng Diyos sa kapanganakang muli sa panahon ng pagbabautismo? So hindi pwedeng ganoon sa pag-interpret sa Bible. I-ignore mo lang ito dahil ito ang gusto mo, ulit-ulitin ko po na sabihin sa inyo, that cannot be with God. We need to reconcile everything because that is the wisdom of God. Karunungan ito naggaling sa Diyos na kailangan natin ma-reconcile ang lahat ng mga talata ito. Binuhin mo, mahigit 10 talata, sisipain mo alang-alang sa iyong kinagisnang katuruan na galing sa tao. No, hindi natin pwedeng gawin ito. Kailangan makita natin kung bakit ganoon at ito nga ay pinapakita sa atin ng Diyos ang katotohanan ito. Alam niyo po, meron pong sinabi na symbolical sa Bible. But the baptism of water has some symbolical meanings. Alimbawa, ang mga Israelita, doon pala sa lumang tipangay, sila po ay tumawid sa dagat na pula. And then sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2, chapter 10 verse 1 and 2, na yun pala yung pagtawid nila doon sa dagat na pula, yun ay bautismo nila. But that is a symbolical, of course. Pero nais ko ipakita sa inyo na ito po, no? Na kapag ikaw ay nabautismohan, ay inaalisan mo na ng karapatan ang Diablo sa buhay mo. Because after they passed through the Red Sea, ay talaga ang Diyos ang gumawa upang sila ay makakalag o makawala sa kamay ni Paraon. At yan ang larawan natin sa buhay ng mga bagong mananampalataya sa bagong tipan. Na kapag tayo ay sumampalataya at tayo ay gumawa ng mga hakbang na ito, ang Diyos po ang gagawa upang palayain tayo sa kamay ng Diablo. And after that, they have crossed the Red Sea, hindi na sila abot ng Paraon. So, hindi lamang po pakikipag-ugnayan na sa Diyos ang bautismo because that is a token of our covenant with God. Colossians 2:11 and 13. But also, it's a sign that we have break up with Satan. Nakipag-break na tayo kay Satanas sa panahon na yan. So, ikaw ba ay nagpabautismo na? Nakipag-break ka na ba kay Satanas? Nakipag-ugnayan ka na ba sa Diyos? Nagkaroon ka ba ng tipanan sa Kanya? That is very important sa buhay natin. Yan. Now, sino ang mga dapat bautismuhan? Of course, may edad. Yung alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit siya magpapabautismo. Hindi niya naunawaan. Ipaunawa natin maigi sa Kanya.
hanggat maaari. Huwag kayong magbautismo na hindi niya naunawaan ang kanyang ginagawa. Well, mga kapatid, kung meron naman talagang insistent na siya at gusto niyang magpabautismo, later on ay disciple sila. Pero, of course, they have a clear understanding, supposed to be of all these things. Mga sumasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, mga tutuhanang nagsisisi. Tingnan niyo po, baka maya, gusto lang niya magpabautismo dahil napipresyo siya, lahat ng kanyang mga kaibigan ay sumama na. And huwag natin gamitin na payabangan ang mga binabautismohan natin. Sa panahong ito ay kapag nagbabautismo ang mga tao ay talagang pinipicture na nila. Of course, we cannot judge the motives of the heart. If that is an encouragement for other people, pero kung yan ay para sa iyong pangalan, marami po kasi nagbabautismo and then ipagyayabang. Well, we baptized 50, 300, 3,000, ang Diyos lang nakakalam nun, and that's very dangerous. Mga nagpahayag sa napagtalikod sa kanilang mga kasalanan at mga taong nagpasya sa kanilang sarili. They must have to decide. Of course, yung mga eager, kung maaaring sabihin nyo, bakit ka pa na gusto mo lang magbabautismo? Yun naman medyo ayaw, encourage nyo. Ganun naman yan. You need to be baptized and allow them to decide for themselves, of course. Paano magbautismo? Ang bautismo po ay, of course, ito ay larawan ng kamatayan natin sa Panginoong Kristo. Now, meron pong mga ilang nagsasabi na ang bautismo ay dapat sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero doon po, I believe in the Father, Son, Holy Spirit as one God. Totoo po yan. The Father is different from the Son, the Holy Spirit different from the Father and the Son, pero there's one God in the Bible, and I can prove their deity, Father, Son, and the Holy Spirit. Pero wala po akong nakita sa paaklat ng mga gawa na nagbautismo ng Father, Son, Holy Spirit. It is always baptizing them in the name of Jesus Christ. I think 6 times na binanggit yun, and all in the name of Jesus. Bakit? Hindi ko po ipinagbabawal ang pagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. I'm not against Christ, pero hindi po yung ginawa ng mga apostol. And possibly they understood better than we do. Pero makita niyo po na sinabi doon, we were also buried with Him through baptism into death in order that Jesus Christ was raised from the dead. Larawan kasi ito ng ating kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay sa Panginoon. So it can be like that. Pero unawain niyo ako na hindi ko ipinagbabawal ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. I've been doing that. Possibly, hindi ko lang masyadong naunawaan kung ano. And kung maunawaan niyo po kung bakit, magtulungan tayo. Kailangan lang maging klaro. Ang nakita ko lang dyan, of course, there is a participation of the Father, Son, and the Holy Spirit in the regeneration of a person. Meron silang bahagi sa kapanganakang muli ng isang tao. Pero pagdating sa bautismo, ang mga apostol ay laging nagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi po ako oneness. I'm not a oneness. I don't believe in one God, Father, Son, and the Holy Spirit. No. They are different, distinct person of God, Father, Son, and the Holy Spirit. But anyway, kung pwede po sa ating bautismo, of course, ang ibig pong sabihin ng bautismo ay baptizo, meaning to ilubog, emerge. So ang ginamit ay tinatawag na transliterated yung baptism. So ginawa yung bautismo, bautizo, ng I think Latin word, and then ginamit yung bautismo. Pero supposed to be, ang ibig sabihin niya na emerge, sapagkat yan nga po inarawan ng kamatayan ng Panginoon. So kailangan po maraming tubig. Yan. Look, here is water. What? Anong dahilan para hindi ako dapat bautismohan? Sabi ng eunuch kay Philip at siya'y binautismohan. And they were baptizing in the rain because there was much water there. Kailangan ng maraming tubig. Pero paano kung walang tubig sa lugar? Halimbawa sa Africa and there was no water there. The people really needed to be baptized.
meron lang akong suggestion, pero hindi naman para sa atin yung lugar na yan. Possibly, let them receive from the Lord the wisdom kung sakali nandun tayo. But anyway, kung sakaling dito sa Pilipinas ay wala kayong makita, maglagay kayo ng lona, basahin ninyo ng kaunti, and then ibalot. I don't know kung okay yun. Pero that's the thought that I have in baptizing without enough water to baptize believers. So, immersion po ang bautismo. And because it pictures the death of Christ. Ngayon po, nakita nyo kung gaano kahalaga ang bautismo. At huwag na nating balikan yung mga bagay na kinagisnan natin, na gusto lang natin magparami ng member ng church. Tama po yun, pero yung church ng Panginoon ay kasama po lagi ang pagbabautismo sa Kanya. 3,000 were baptized during the day. Sabi po ng unang pangaral ni Pedro. They were all went through baptism. After that, they believed. And so, to complete, kailangan ng bagay na ito at napakahalaga sa muling kapanganakan. Ikaw ba'y nagpabautismo na? Ikaw ba ay tunay na sumasampalataya? Kung hindi, I mean, kung hindi ka nagpapabautismo, anong hinihintay mo? Gayahin mo ang ating Panginoon. Siya ay nagpabautismo and you must have to follow His footsteps. God bless you. Magandang araw po.